Noong medieval times sa mga bansa sa Europe ay tila ba naging legal ang pagsasagawa ng torture para sa mga taong gumawa ng krimen, pagpaparusa, at sapilitang pagpapahayag ng mga impormasyon? Ilan sa mga methods na ito ay totoong nakakatakot o kung minsan ay sadyang sobrang sakit? Ang torture methods na ito ay isinasagawa sa harap ng maraming tao o yung tinatawag na public execution, kaya naman ito ang ilan sa mga torture methods noong panahon ng medieval period sa mga bansa sa Europe. Ang medieval period sa mga bansa sa Europe ay tumagal mula 5th hanggang 15th century. Katulad ng aking sinabi ay isinasagawa ito sa mga taong gumawa ng krimen, pagpaparusa, at sapilitang pagpapahayag ng mga impormasyon. Ang pagsasagawa nito ay hindi nililimitahan ng anumang batas o ng taong may government position. Ang mga methods na ito ay ginagamit depende sa krimen na nagawa, kasarian, at social status mo sa buhay. Number 1, ang Judas Cradle o mas kilala bilang the Judas Chair. Ang Italian invention na ito ay masasabi nating sadyang napakalupit. Gamit ang tali ang bilanggo ay papaupuin sa hugis parisukat na bagay na ito. Ang matulis na bagay sa pinakatuktok ay ipapasok sa loob ng anus o sa vagina ng biktima. Ang intense pressure at ang matinding pagbetak ng biktima ay magdudlot ng permanent damage dito. Maaring dagdagan ang mga pabigat sa mga paa ng biktima na magreresulta ng matinding pressure. Ang biktima ay maaring mamatay dahil sa mga napunit na muscle tissues na magkakaroon ng impeksyon dahilan para ikamitay nito. Ang saw torture, isa sa pinakamalupit na pagpapahirap sa isang biktima ay ang saw torture. Ang biktima ay itatali ng pabaligtad ng walang damit o kahit na anong kasuutan. Matapos nito ay hihiwain o lalagariin ang katawan ng biktima mula sa maselang parte ng katawan nito. Ang paghati sa katawan ay maaaring hatiin ng pababa o patagilid. Ang biktima ay mamamatay sa impeksyon at sa sakit. Number 3, ang pair of anguish, sa unang tingin nagmumukhang maliit na bagay. Ngunit ang torture device na ito ay isa sa pinakamasakit na torture equipment noong medieval times. Ito ay ginagamit sa mga taong sinungaling, mga taong may homosexualities at sa mga babaeng nakikiapid. Ipinapasok ito sa bunganga ng taong sinungaling, sa anus hole ng taong homosexual at sa maselang parte ng babaeng nakikiapid. Ang torture device na ito ay gawa sa purong metal. Ang mga tila dahon sa harapan nito ay magsisimulang maghiwalay sa isa't isa kapag inikat na ng executioner ang tornilyo sa tuktok nito. Kaya nitong punitin ang balat at palakihin ang mga muscle tissues sa maximum size nito. Ang iron chair, ay isa rin sa mga pinakamalupit na torture equipment para sa pagpapahirap noong medieval period. Ang mga biktima ay papaupuin sa isang upuan na puno ng napakaraming nakausling matutulis na tinik. Kasabay nito ay ang paghihigpit sa tali na magiging sanhi para bumaon ang mga tinik sa katawan ng biktima. Ang prosesong ito ay maaaring tumagal ng oras o araw. Ang biktima ay hindi agad mamamatay sa mga tusok ng mga tinik. Matapos natanggalin ang biktima sa upuan ay magsisimula na itong maghirap sanhi ng impeksyon at kalaunan ay mamamatay. Ang kagamitang ito ay madalas na ginagamit sa psychological torture. Ang mga biktima ay kusang magsasalita habang tinitignan na naghihirap ang ibang biktima. Ang head crusher, ay isang torture device kung saan puwersahang dudurugin ang ulo ng biktima. Ang ulo ng biktima ay ilalagay sa gitna o sa loob ng aparatong ito at puwersahang iipitin ng executioner. Ito ay magreresulta ng pagkadurog ng bungo at mga muscle tissues.
Marahil ay narinig nyo na rin ang tinatawag na rat torture. Noong panahong iyon ay ginagamit na rin ang mga daga para sa pagpapahirap sa mga biktima. Simple lang ang gawain, para gumana ito ang biktima ay papahigain o itatali ng nakapahiga. Matapos nito ay itatali ang isang maliit na timba na may kasamang daga sa loob nito. Itatali ito sa parteng tiyan ng biktima. Ang timba na gawa sa metal ay papainitin dahilan para magsimulang maghanap ito ng lalabasan. Ito ay inaabot ng oras bago matapos. Kung minsan ang mga daga na ginagamit dito ay mga gutom upang kainin ang katawan ng biktima at mamatay. Ang coffin torture. Ang coffin torture ay isa sa mga napakasakit na paghihirap noong panahon ng medieval period. Ang mga taong nagkasala ay ilalagay sa kulungan na parang kabaong. Ang biktima dito ay hindi makakagalaw dahil sa liit ng kulungan nito. Ito ay hindi gagamitan ng kahit na anong executioner maliban sa taong bayan. Ang biktima ay ilalagay sa harap ng publiko at matapos nito ay ang mga taong bayan na galit ang maninakit sa biktima, dahilan para maghirap sa loob ng mahabang panahon. Ang breast reaper. Ang torture device na ito ay ginagamit sa mga babaeng nakikiapid, self-abortion at sa mga babaeng inaakalang mangkukulam. Ang bagay na ito ay gawa sa purong metal. Ang bagay na ito ay papainitin sa apoy kasama ang apat na matulis na bagay. Ang mga ito ay unti-unting iipitin ang dibdib ng babae at tatanggalin. Dahilan ng impeksyon para mamatay ang biktima. At ang panghuli ay ang knee splitter. Ang knee splitter ay device na kung saan ay ipapasok ang binti ng biktima hanggang tuhod. Matapos nito ay unti-unting hihigpitan ng executioner ang device dahilan para tumusok ang mga matatalim na bagay nito sa tuhod ng biktima. Ang bilang ng matutulis na bagay ay mula 3 hanggang 20. Ito ay ginagamit para ma-dislocate ang buto ng biktima sa tuhod. Ginagamit ito depende sa nagawang krimen at estado ng biktima. Ang mga bagay na ito ay hindi na ginagamit sa kasalukuyan dahil sa hindi makatarungang pagpapahirap, bagkus ay ang mga bagay na ito ay hindi na ginagamit ngunit ganun pa man ay may mga modernong pagpapahirap ang ginagamit sa panahong ito, partikular na sa ibang bansa.